Hi, grade 6. Good morning. Ayan, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung finite at saka infinite set. So, pag sinabi natin finite or finite set can be counted. Pag sinabi natin infinite set cannot be counted or makakapagbigay tayo pero hindi natin kayang tapusin kasi infinite nga. Okay. So, ito yung example, like counting numbers. So, ang counting numbers is an infinite set. So, kaya natin ibigay pero hindi naman siya mag-e-end or hindi siya matatapos. So, when a set is an infinite set, so gumagamit tayo ng ellipsis. So, like this one is what? The set B, counting number less than 5. So, kaya nating ibigay at ang description niya ay less than 5. So, this is a finite set. So, set B is a finite set. Okay, again, infinite set cannot be given exactly kasi nga infinite, walang katapusan. Ang finite, we can give the exact okay details. Okay. Now let's go sa equal and equivalent sets. So ang equal or two sets are equal if and only if they contain exactly the same element. So sabi, ang set ay equal kapag ang mga elements niya ay the same. Parehong pareho, equal. Okay. Kapag equivalent, okay, two sets are equivalent if and only if there is a one-to-one correspondence between the sets. Okay, para maintindihan natin, let's say this one. Okay, set A is R and C are equal sets. Bakit? Sila pareho equal sets. Okay. Tignan nyo yung A. Tignan nyo yung C. Okay. So, let's look at set A and set C. Okay. Bakit sila equal? Sabi natin, they are equal kapag same yung kanilang element. Okay. Paano yan? So, pareho ba silang may triangle? Okay, pareho silang triangle. Pareho silang right triangle. Okay, pareho silang green circle. Okay, pareho silang squared na color blue. So, they are equal sets. So, ibig sabihin, parehong pareho yung kanilang mga elements. Set A, set B, and set C are equivalent sets. Bakit equivalent sets sila? Tingnan nyo yung number of sets nila. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, each set has an equivalent set. So, equivalent. Ibig sabihin, total, pare-pareho sila ng bilang ng mga sets. Kaya, sila equivalent. Okay. Let's try this one. Set C and set D are equivalent set. So, tingnan si set C at saka si set D. So, pareho silang 3, walang 2 si D, walang 4 si D, pareho silang may 1, pareho silang may 5, walang 7 si C, walang 7 si 9. So, hindi sila equal, but they are equivalent. Bakit sila equivalent? Ilan ba or ilan ang cardinality ni set C? 1, 2, 3, 4, 5. Si set D, 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, they have the same cardinality or the same number of elements. So, they are equivalent. Set
A and set C are equal sets. Tingnan natin kung totoo. So si set A daw at saka si set C ay pareho ay equal sets. Okay, bakit equal sets? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pareho sila ng number of elements. Pero kung titignan nyo, pareho silang may 1, pareho silang may 2, pareho silang may 3, pareho silang may 4, at pareho silang may 5. So hindi lang sila equivalent, equal pa sila. Bakit sila equal sets? Kasi parehong-pareho yung nasa loob or parehong-pareho yung mga element na nasa loob ng kanilang sets. Set B and set C ay neither, are neither. Bakit neither? Or hindi sila hindi equivalent at hindi rin equal. Kasi ang cardinality ng set B ay ilan? 2, 4. Apat lang. Samantalang si set C, ang equivalent niya ay ano? Ang element niya ay 5. So, hindi sila equivalent at hindi rin sila equal sets. Okay. So, nagkakaintindihan tayo. Set A and set D are equivalent sets. Okay, bakit equivalent sets si A at saka si D? Okay, ilan ang elements? Pareho silang may 5 elements. Okay. Ilan ang pare-pareho ba o magkakamukha ba sila ng magkakapareho ba sila ng mga elements? Tingnan natin. Pareho silang may 1, pareho silang may 3, pareho silang may 5. Pero walang 2 si D, walang 4 si D, walang 7 si A, walang 9 si A. So, dun sila nagkatalo. Dun yung difference nila, no? Kaya, equivalent lang sila. Hindi sila equal. Okay. If two sets are equal, are they, or rather, if two sets are equivalent, are they equal? No. Bakit? Maaring pareho sila ng number ng element, pero hindi sila pareho ng nakapaloob sa element. If two sets are equal, are they equivalent? It is yes. Bakit? Dahil kung equal sila, ibig sabihin pareho ang nilalaman ng elements nila. Therefore, pareho din yung number ng elements nila. So they are equivalent. So tandaan niyo yan, if we comparing two sets kung equal ba or equivalent, if they are equal, they are also equivalent. But if two sets are equivalent, they are not equal. Okay. For your activity, please do the last page of your worksheet. Yan. So, madali lang yan. Simple lang naman yung gagawin nyo. Just to answer or state whether the following whether the following set is equal or equivalent. Okay? So, yan lang tayo. Kung naguguluhan, ulit-ulitin nyo lang yung video para masundan nyo. Okay. Yan lang tayo. At maraming salamat. Bye!